sa ulo ng mga commuter ang mahabang pila at siksikan sa MRT. Kanina ginisa sa pagdinig ng Senado si MRT3 General Manager Al Bitangkol III kaugnay ng iba't ibang mga problema ng MRT. Pero giit ni Bitangkol, hindi naman daw laging mahaba ang pila sa tren. Samantala, handa raw siyang maghain ng reklamo laban kay Czech Ambassador to the Philippines Joseph Rictar kaugnay ng paratang ng tangkang pangingikil sa kumpanyang Inicon kapalit ng kontrata para sa mga bagong bagon ng MRT. May live report si Jam Sisante. Jam? Jessica, nitong mga nakaraang linggo, napakaraming mga nagre-reklamo doon sa mga problema sa MRT. Pero sabi ng MRT management, hindi na raw ganun kalala ang sitwasyon. Gayunpaman, posibleng sa 2016 pa raw posibleng makaranas talaga ng ginhawa yung mga biyahero kapag daw na-deliver na ng lahat ng mga bagong MRT coaches. Mahabang pila, malasal din na sa siksikan, at sa ilang pagkakataon, mechanical failure. Sa mga nakalipas na linggo, ganito ang tinitiis ng mga pasahero sa ilang istasyon ng MRT. Kaya sa pagdinig sa Senado kanina, ang mga problemang ito, hinahanapan ng solusyon mula sa mismong liderato ng MRT3. Anong solusyon nyo rin sa pila? Ayoko nung harang ha. Hindi harang, ikaw naman hindi bentahan ng tubig. Hindi, I mean, anong solusyon doon sa pila? Kami naman po ay nagtataka na kung bakit pag nagkapila po sa MRT3, bigla pong nababalita sa telebisyon at sa radyo, subalit kapag wala pong pila, ay matahimik po ang media. Siyempre, natin. Hindi balita yun eh. Depensa ni MRT3 General Manager Al Bitangkol, hindi naman daw madalas ang mahabang pila sa MRT. Ilang beses ba dapat pumila yung tao para bago makasakay ng tren? How many times does he or she have to fall in line? Your Honor, minsan lang po. They have to line up to buy for the tickets. After buying the tickets, they have to enter the gates. After entering the platform gates, then they have to wait for their turn to board the train. After buying the ticket, do they have to fall in line to enter the platform? No, Your Honor. No, Your Honor. So, there are no lines there? None, Your Honor. May ilang hakbang din naman daw ang management para maibsan ang paghihintay ng mga pasahero. Naglagay po tayo ng mga tolda sa ating po mga istasyon kung saan mahaba ang pila. Pagkatapos din po noon, ay nilagay din po tayo ng mga water drinking stations para kung nauuho po sila ay malalagyan po natin. Hindi po natin sila sinisingil doon. Pero ang pangmatagalan nilang solusyon, ang pagbili ng karagdagang mga tren. Nakabili na ang gobyerno ng supplier ng 48 bagong bagon o MRT coaches. Yun nga lang, sa Pebrero ng susunod na taon pa itong magsisimulang dumating. 3 bagon ang darating kada buwan hanggang makumpleto ito sa 2016. Pero kung bakit ngayon lang parating ang mga bagong bagon, sagot ni Bitangkol, problema na raw ito bago pa man siya umupo sa pwesto. Way back in 2004 or 2005, the ridership reached more than 400,000 passengers per day, which is way beyond the design capacity of 320,000 per day. So that simply means that during that time, the management and the owners of MRT3 should have procured additional trains for the convenience of the passengers. Pinatawag din si Bitangkol sa Senado kasunod ng issue ng di umano'y pangingikil ng kanyang grupo sa kumpanyang Inicon kapalit ng kontrata sa MRT expansion project. Nauna nang itinanggi ni Bitangkol ang akusasyon ni Czech Ambassador Joseph Rictar. Pero sa pagkakataong ito, naghamon na si Bitangkol. Ang challenge ko lang kay Ambassador Rictar, shed your immunity and I will face you in court at any time. Idinawit din ni Rictar ang negosyanteng si Wilson De Vera na tao raw ni Bitangkol na humingi umano ng $30 million mula sa Inicon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si De Vera tungkol sa issue. Ay, there na pumunta mag-polygraph test kami para kung ano man sinasabi ng totoo dito eh. Ang dami na nilang ginagawang laya. Hindi porket ambassador siya. You can take his word as gospel truth. Dati nang pinatawag si De Vera sa pagdinig sa kamera pero hindi siya sumipot. Sa records ng Bureau of Immigration, September 2013 siya lumabas ng Pilipinas. Ayon kay De Vera, kasalukuyan siyang nasa Beijing, China. Inamin rin ni De Vera na naroon nga siya sa mga meeting ng Inicon kasama si Rictar pero hindi para mangikil. We're offering our company na maging local partner nila na kung saan kung sakaling mag-prosper.
eh magiging parang kami yung maintenance sa services later on. Isa si De Vera sa mga incorporator ng PH Trams, bahagi ng grupong dating nakakuha ng isa sa mga kontratang gusto sana makuha ng Enecon, ang maintenance ng mga bagon ng MRT. Ayon naman sa dating business partner ni De Vera na si Com Builders and Technology Philippines Corporation President Ruel Bacar, naloko raw sila ni De Vera. 6 na buwan daw ang kontrata, pero dahil kay De Vera, hindi ito natuloy. After maybe 3 months or midway of the contract, they were not providing parts and the general manager was really furious. Midway of the contract, I bolted out from the joint venture, us being the principal and lead partner. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, nirerepaso na raw ng NBI ang ulat ukos sa tangkang extortion para sa MRT project. Nagsumite na rin daw ng mga sworn statement ang iba pang personalidad na nadadawit sa issue. Jessica, bagamat nasa ibang bansa si Wilson De Vera, nakikipag-tulungan naman daw siya sa investigasyon ng NBI. Sa katunayan, naghain na raw siya ng kanyang sworn affidavit sa pamamagitan ng Philippine Consulate sa San Francisco. Jessica. Okay, Jam, hindi ako sumasakay ng MRT, so I don't know talaga kung laging may pila. Pero nagtanong ako sa ating newsroom at kahit dito sa studio, dun sa mga sumasakay sa MRT, no, kung ano bang nararanasan nila. At ang sagot nila sa akin, araw-araw, walang mintis, may pila sa MRT, lalo na pag rush hour. At hindi totoong isang beses ka lang pipila. Ha? Pipila ka raw sa bilihan ng ticket, tapos pipila ka sa pagpasok dun sa gates at dun sa platform mismo, bago ka makasakay ng tren, may pila rin. Tama yan, Jessica. Ako, halos araw-araw akong sumasakay sa MRT at napakahaba talaga ng pila. Halos araw-araw yun. Tama kayo, pipila ka doon sa pagbili ng tickets hanggang doon sa pagpasok doon sa mismong train station at sa pagpasok doon sa mismong train. So, napakahaba ng pila, lalo na doon sa mga dulo na stations tulad ng North Avenue sa kanilang Taft Station. Talagang siksikan yung mga tao at malasardinas doon mismo sa loob ng train. Minsan pa nga, hindi pa gumagana yung aircon. So, napakaraming problema pa rin talaga sa MRT na dapat solusyonan ng MRT management. Mukhang marami ring sumasakay ng MRT dun sa mga nasa hearing kanina. Dapat pala nag-butt-in kayo dun sa hearing para klaruhin. O kaya, mabuti payayain mo si General Manager Vitangcol III, no? Baka pwedeng samahan mo siya mag-MRT o samahan ka niya na mag-MRT bukas para makita niya yung sitwasyon. Jessica, magandang suggestion. Actually, kanina pati si Senador Chis Escudero medyo hindi naniniwala dun sa mga sagot ni MRT General Manager Al Vitangcol kasi parang hindi nga kapanipaniwala ng sinasabi niya na isang beses ka lang pipila. Dahil nga nakita naman natin sa telebisyon na napakahaba ng pila doon sa mga MRT stations. Aminado naman si Vitangcol na talagang may mga panahon na mahaba yung pila. Pero sinusubukan naman daw nilang ayusin ayon. Tulad nga nangyari nung nakarang linggo kung kailan nagloko yung communications and signaling system. Inayos na raw nila yon. At tingin daw nila, hindi naman daw ganun nakalala yung pila doon sa mga MRT stations, Jessica. Okay, pero hindi rin naman pwedeng sabihin hindi totoo, di ba? O kasalanan lang natin sa media katulad ng ipinapahiwatig. Kasi nakikita rin yan, nararanasan sa social media kaya, di ba, napakaraming nagre-reklamo. Alam nga namang guni-guni lang yung nararanasan na lahat ng yon. Tama ka, Jessica. Marami talagang testimonya na mahirap sumakay sa MRT at napakaraming problema. Kaya maganda nga rin siguro kung mismong yung mga opisyal makita nila yung sitwasyon for themselves at sumakay sila doon sa MRT minsan. Okay. In the meantime, si Czech Ambassador Richtar, may balita ba has he signified his intention to face the congressional probe dito? Jessica, sa pagkakaalam natin, sinabi ni Ambassador Richtar na handa siyang humarap doon sa pagdinig ng House Committee tungkol doon nga doon sa alleged extortion issue. Sinabi na, pero ngayon kasi naka-session break yung Kongreso. So sabi ng chairman ng committee, alamin pa nila kung kailan sila makakapag-set ng hearing, kailangan lang nila i-authenticate yung documents sa sinumite ng ambassador at posible naman daw na imbitahan din nila si Wilson De Vera pag nagsagawa sila ng susunod na pagdinig. Okay, kasi I understand na inimbitahan na dati si De Vera pero hindi siya sumipot. This time, do you have word from him kung dadalo siya dito sa hearing? Jessica, sa kasamaang palad, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik dito sa Pilipinas. Pero sabi naman nga niya, doon sa NBI investigation, ay nakikipagtulungan naman daw siya. At doon, nagsumite na raw siya ng kanyang affidavit, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.